sa una, unang andoy ng nakahawas. Sandali, isang puno. Hello, good morning mga kapupinsya. Ayan, nandito naman na tayo. Pupunta naman tayo doon sa farm naman natin, ano? Ayan. So, medyo paos pa rin yung boses natin mga kapupinsya. Kasi lagi tayong inuubo. Nagkakaroon tayo ng lagnat mga kapupinsya. Ubo at sipon. Hindi natin maiwasan kasi ito nga, tingnan mo yung panahon namin dito. Medyo makulimlim na rin. So, ayan. So, yung mga panahon natin, siguro hanggang sa December pa to, December, January, February, March pa tayo talaga tayo makatikim ng magandang panahon. So ito mga kapubinsya, update tayo doon kasi mag-ano ako doon sa okra mga kapubinsya. Tingnan natin yung mga okra natin kung ano na talaga ang kalagayan ngayon mga kapubinsya. Kasi sa tingin ko medyo mataas na yung mga okra natin. Halos kasing haba ko na, ganoon mga kapubinsya. So ayan ha, update ko kayo mga kapubinsya at magandang umaga po para sa ating lahat. At salamat po talaga sa lahat ng nagsusuporta sa akin dyan. Maraming salamat po. At sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe na YouTube channel ha, BenzTV20, at i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga video na ina-upload ko. So ito yung kasama ko mga kapubinsya. Ito yung lalagyan natin ng mga gulay natin. Mag-harvest ako, ginagamit ko ito. So, dinilagay ko muna dito kasi nagbibideo ako. Walang mahirap bitbitin. Okay. So, ayan. So, punta muna tayo, ano? So, huwag kayong aalis. Kapubinsya, yung panahon natin ngayon medyo may init pero hindi masyadong mainit talaga. At nakikita natin na medyo ano lang talaga, parang normal lang, may araw pero hindi talaga masyadong mainit. At ito yung nasa banda unahan ko mga kapubinsya, papakita ko sa inyo. Napakaulap talaga mga kapubinsya, napakaulap talaga. Ayan, so ngayon dito sa amin medyo malamig. Nakikita niyo mga dakon ng mga kahoy namin dito ngayon. Medyo naano siya sa hangin. Napakasarap ng simoy ng hangin nga dito mga kapubinsya. Oh. So dito mga kapubinsya. So ayan. Tingnan natin muna ha. Okay, tingnan muna natin mga kapubinsya. Ayan. Oh. Tingnan mo yung ano, yung pine tree na yan, oh. Bagyo pine, yung bagyo. Tingnan mo yung pine tree, oh. Ayan. Yan, lakas-lakas ng hangin. Pero hindi naman masyadong malakas, pero malamig lang talaga ang hangin. Siguro kasi papunta na tayo sa December, di ba? So, ganito yung ano dito, lugar mga kapubinsya. So, laging umuulan, laging malamig ang panahon. So, dito lang yan sa Marilog District, Marilog District, particular sa Marahan, starting from Marahan, papunta ng Salumay, yan, mga malamig na lugar na yan. O, kasi dito yung pinakamataas na tuktok sa banda dito, mataas na tuktok na yon sa Davao City. At saka yung sa Pakibato District, ayan, malamig din ang lugar na yan, kasi nasa mga taas-taas na yung lugar nila. So ganun mga kapubinsya, tourist spot or mga turista na or mga mayayaman I think, no, na pumunta na sila dito sa Davao City or dito sa aming lugar mismo sa Marilog District, particular sa Marilog District. Maraming mga resort na dito kasi gusto nila ma-experience yung napakalamig na lugar katulad dito sa amin ngayon. Napakalamig dito sa amin mga kapubinsya. Ayan.
So kasi pag doon ka sa Davao City, sa sentro po ng Davao City, napakainit talaga. Punta ka dito sa amin, dito sa lugar namin, ayan, napakalamig na naman talaga. Oo, napaka. Pero maraming pumunta na dito kasi gusto nila ma-experience. Napakasarap dito ng lugar. Okay? So yan mga kapobinsya, maraming maraming salamat po. Napapakita ko na sa inyo yung area natin dito. Yung ano lang, okra na lang yung hindi natin napapakita. So daan natin. Daanan natin dito, sobrang madangog. Yung madangog, yung madakin as bitaw ka, yung ganun. So, dito mga kapobinsya, matagal-tagal na talaga ito. At marami ding salamat, ano, kasi mayroon na tayong butas. Ayan, 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 ayan. Hirap mong daan mga kapobinsya, no? Teka, teka. Stop ko muna mga kapobinsya, ha? Kaubuhon ako. Kaubuhon ako. Tayo doon sa gulay natin na okra. So tingnan na natin yung okra natin mga kapobinsya kung okay na siya. Pero alam ko okay naman kasi masyado nang malaki yata kasi dalawang araw hindi ako nakapunta rito, no. So ayan, tingnan natin mga kapobinsya. Update update. Natin mga kapobinsya. Tingnan nyo yung okra natin, no? Yan. Yung height niya mga kapobinsya, kasing tangkad ko na yung height ng okra natin. Pero, ayan, papatuloy pa rin siyang nagbibigay ng bunga. Ayan. So, ilang haris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, ang dami pang, ano, hihintayin nating bunga mga kapobinsya, oh. Yan, nagbubulak-bulak pa siya dito. Ayan. Hanggang tumaas yan mga kapobinsya, yan. So tingnan mo yung mga bunga natin, medyo mataas-taas na, pero wala tayong magawa kasi nung isang araw, kasi dapat talaga sa okra mga kapobinsya, every day ka mag-harvest. Totoo po yan. Experience ko na po talaga dito na talagang bakada araw tayo mag-harvest. Kasi tama talaga na hindi pa syadong malaki yung okra kasi pag medyo tumataas na yung okra, hindi na talaga siya mabinta mga kapobinsya kasi ayawan na ng mga ano yung tawag dito, yung mga customers natin. Pero pag gulay natin, okay pa naman siya. Pero ngayon dapat, ngayong araw na to, magugulay mo na yun. Kasi hindi pwede maka-stack siya ng tatlong araw, tumanda din. O, ganun. So ayan mga kapobinsya, napakarami pa. So ilang beses ko na dito nakapag-harvest mga kapobinsya, sa totoo lang po. Ayan.
So kapag marami talaga palang okra mga kapobinsya, pag marami ka ng talagang okra, everyday ka nag-harvest. Halimbawa yung harvest mo is 10 kilo everyday. Kasi itong okra nito, hindi masyadong malaki ito eh. So nasa maliit lang talaga kasi maliit na sachet lang yung ginagamit natin dito. So maliit lang yung area na tinatamnan ko. Hindi masyadong malaki. So ang nangyari, ganito lang ang harvest. Pero kung magbili ka ng 1.5 kilo ng okra or yung mga buto na, tapos ipunla mo, tapos mag-harvest ka talaga ng marami talaga mga kapabinsya. So sa 10 kilos everyday, kung mag-harvest ka lang ng 10 kilos everyday, yung 10 kilos mga kapabinsya, i-times mo ng halimbawa 50 ang kilo, ayan, may 500 ka everyday. So ganun mga kapabinsya. So 1 week, 5, 10, 15, 20, 25, mayroon kang 2,000 yung income mo every week, di ba? So ganun talaga dito mga kapabinsya sa panahon natin. Pero swerte-swerte po yung presyo ng gulay mga kapabinsya, no? So mayroong mga gulay na tataas yung presyo, mayroong mga gulay na bababa yung presyo. Halimbawa na lang sa okra natin, hindi masyadong hindi nakakapag-maintain yung price mga kapabinsya doon sa mga price ng gulay. Halimbawa sa okra natin, last month or 6 months ago, ayan, or last year, ang mahal talaga ng okra, tag 80 pesos per kilo mga kapabinsya. Pero ngayon, napakababa na naman talaga. So, swerte-swerte lang talaga sa gulay mga kapabinsya kasi yung price ng mga gulay, up and down, up and down, up and down. Kapobinsya, maraming salamat po at dito na lang po tayo nagtatapos sa ating mga video ngayon. At don't forget to subscribe my YouTube channel kung nagustuhan mo ang video na ito. Huwag mong kalimutan mag-subscribe at mag-like, mag-comment at i-share na rin. Maraming salamat po hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. God bless all.